Hello mga ka-SK! I'm back and thank you sa mga nagme-message sa akin bakit hindi ako hindi ako masyadong active sa aking YT. Pasensya na po kayo at may pinagdadaanan lang ang inyong ka-SK. Thank you and andito po ako ngayon sa bahay ng aking friend, si Lai. Hello. Naghahanda kami ng aming dinner nadadalhin namin sa beach kasi doon kami magdi-dinner. And ano yung dinner natin? Tuna sandwich. Yes. Healthy tuna. Yan yung aming dinner. Tuna sandwich. And madalas namin ginagawa to talaga yung pag may time kami, doon kami nagdi-dinner sa beach kasi relaxing. Tapos yung beach na yon isa sa mga matataong beaches dito sa Pilipinas, sa Hong Kong. Kasi very convenient siya dahil marami ding resto sa paligid, sa palibot ng beach. Tapos safe siya. And sa lahat po ng mga nagpa-member sa Susi ng Kamalayan, maraming salamat po. At ang Susi ng Kamalayan po ay magkakaroon ng first outreach program sa Pilipinas, syempre, sa NCR. And ngayon pa lang nagpapasalamat na ako doon sa mamamahala ng outreach na yon and at doon sa sponsor syempre maraming salamat in advance kasi ayaw niyang magpabanggit ng name niya. So although dati ko na siyang sponsor noong mga nag-outreach ako sa Pilipinas. So maraming salamat talaga and i-share ko po sa inyo bakit yun yung lugar na napili ko na mag-outreach at napaglagakan ng outreach. And maraming salamat doon sa mga nagtitiwala at sa mga kahit madalang akong nag-upload ng video ay piniplay nyo lang ng piniplay and doon sa mga talaga yung nakaka-notice na bakit madalang na akong nag-YT. Active sa YT. Mini-message nila ako sa Messenger. Maraming salamat po talaga kahit na hindi tayo nakita in person pero nararamdaman ko po yung inyong concern. And i-share ko po sa inyo lahat yung yung magiging kaganapan ng first outreach ng Susi ng Kamalayan. And at mamaya po i-share ko sa inyo yung aming dinner doon sa beach. At sana ay mag-enjoy kayo at ma-inspire din kayong kumain sa beach at mag-prepare ng mga healthy food kasi sabi nga ng aking friend kanina kailangan nating mahalin ang sarili at alagaan. Kaya thank you, see you at keep connected tayo. Thank you. Hello mga ka-SK. Mag-flash tayo ka kaya guys. Andito na po kami sa Repulse Bay Beach. Dito kami mag dinner. Ayan po. At ayan po. At ito yung aming dinner. Ayan. At ito po yung repulse. Maganda dito. So after naming mag-dinner, maliligo kami sa dagat. Tapos, papakita ko po sa inyo yung ganda ng Repulse Bay. Isa sa mga beaches ng Hong Kong na pinakamatao siya. And paggabi, usually yung mga tao dito nagre-relax at dito nagbaon sila. Katulad ng ginagawa namin ngayon. Nagbaon kami ng aming dinner. Tapos yun, dito na kami kakain. Kasi kung bibili kami doon,
medyo may kamahalan na which is kaya naman namin gawin sa bahay. 'Di ba? Mahal din yung ano nila. 'Di ba? So, yun po at ililibot ko kayo sa ano sa repulse. Ayun. At sana magustuhan niyo. Tingnan niyo po ang repulse. Ayan po ang repulse. Ito yung Repulse Bay Beach. At ang paligid niyan, puro ano, resto, bar, tapos yan. Yan yung mga bahay dito sa Hong Kong. Tapos yan po yung dagat. At ina, maririnig niyo yung music sa ano, sa paligid. Marami din kasi ano. Marami ding nandito. Nagpi-picnic din. Nagpi-picnic sila. Sa gabi. Ang ganda po, 'di ba? Super ganda ang repulse. Ang ganda ng ano? Ang ganda ng ano ba 'yan, yung anong tawag sa Tagalog noon, yung pagaspas ng alon? Yan. Ang ganda ng tunog. Kasi ano na siya, high tide. So yan. Tapos ito yung aming baon. Ayan po. Putas natin. Ayan. Yan lang po yung aming baon dito sa beach. Tapos, may baon kami coconut water. No alcohol. Yan. Ayan po. Diba, maganda mga ka-SKA. Kaya, pag okay na po yung ano, yung lockdown, kasi ngayon ban pa yung Philippines na makapasok dito sa Hong Kong. Pag okay na po, ano, mamasyal kayo. Maganda pong pasyalan ang Hong sabi nila ganun. Wag na wag ka daw pupunta doon pag babae ka. Kasi pag ditripang ka. Daming gay doon. Kaya nga. Pero may barbecue kasi doon. Pero mas maganda ang South Beach. Daming tao. Ang sarap. Gusto ko. Light lang. Parang mga ano din yun, mga westerner yun. Friday ba ngayon? O, pag Friday dito yun.
pa low tide niya eh, no? Maganda. Ano, kakain ng bilog-bilog sa ano. Saan? Kasi sige, mag, ano ka ng ingredients, tapos ikaw magluluto kasi ako magluto. Saan? Mamarunong. Ano? Next week daw. Anong kakainin niya? Bilog-bilog. Yung tinitinda ko dati? Oo, stop. Oo, bilog-bilog yun. Housing nga, matap-tap ko area. Baka ang ano, oh, mas maili pa dito. Sabi ko, bili ka ng saging, may langka, sa marketplace, masarap yun. Diba? Saan tayo makikita? Hindi na siya maano? Ganito na lang yung mukha natin, guys. Hindi tayo makikita. Eh, madilim na kasi. Titirahan pa natin si Annalyn. Ng... Hindi na. Nag-dinner na siguro. Sure? Hindi naman, oo, hindi nyo naman alam mag-dinner tayo. Eh, marami pa palang lettuce. Tama. Coconut yung parang ano, fake taste. Pero ito parang talagang real. Bakit? Ang ano na talaga ng ano ko, yung bituka ko ba? Masyado ng ano? Kunti na lang? Hindi yung masyado na siyang kasi madali na ako mabusog eh. Hindi na rin ako nagra-rice. Ay, hindi na rin nagra-rice? Ano mo nakain mo pang lunch? Ano? Butas. Kanina, ano, pinain ko apple lang, tapos... Ha? For lunch? Yes! Tsaka may ano ako, may tinapay ako. Pwede ka naman mag-rice, brown rice? Tawag yung breakfast ko kanina, ano, granola. Kaya diba, napansin mo, ang laki ng pinayat ko. Tsaka, pag nag-order naman ako kay Ate Dori, hindi ko rin inuubos yung bigay niyang rice. Kalahati lang. Sanayan lang talaga. Yung isang friend ko dati, nasanay na siya hindi kumakain ng rice. Yung sa boarding house. Tapos pagkakain siya ng rice, sumasakit yung siya niya. Kasi hindi parang siya kumakain ng rice. Parang ako ngayon. Pag ano, pag yung mga mabibigat yung kinakain ko. Tsaka yung coffee, hindi na rin ako nagsusugar. Wala talaga. Pag umaga, nagba-black coffee ako. Yan po mga ka-SK. Sana ma-enjoy nyo yung aming ano, yung aming vlog tonight. Kasi ano, nakaka-relax talaga dito. Tsaka, kahit may mga pinagdadaanan ka, alam mo yun, gumagaan yung pakiramdam mo dahil ano parang feeling mo ano ini-embrace ka ng nature. 'Di ba? Kaya kahit mabigat yung pinagdadaanan mo, gumagaan siya pag andito ka. Ano ba 'yan? Pag pinagdadaanan, kailangan post mo na. Masyadong malalim. Diba? Kaya yun lang po yung maisi-share ko sa inyo. At nagpapasalamat din ako sa YT kasi nakakatulong siya para
alam mo yun, ma-twist mo yung ano mo ba, yung mood mo, yung, I mean, paano ko ba sasabihin, yung may, dahil sa YT, nagkaroon ka ng ibang pinagkakaabalahan, hindi mo maalala kung ano yung mga pinagdadaanan mo. Parang ganun ba? Kaya nagpapasalamat ako dito. Kaya thank you sa mga ka-SK ko dyan. Na-miss ko kayo kasi medyo madalang na talaga ako nag-upload. Na-miss ko talaga kayo ng sobra at message lang tayo. Thank you, bye-bye, and have a wonderful night. Kasi kami dito na-enjoy namin. God bless.